Siyam na araw nang nasa pwesto bilang tagapanguna ng Anti-Red Tape Authority o ARTA si Jeremiah Belhica. Hindi pa lahat ng ahensya ng pamahalaan ay masusing naimbestigahan ng ARTA. Subalit tatlong government agencies ang pinakatinutukan nila sa mga nakalipas na buwan na nangangailangan ng reforma pagdating sa ease of doing business. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Land Registration Authority o LRA, at ang Food and Drug Administration o FDA. Well, totoo, nakita talaga natin na they really need to shape up. Because there's really red tape inside these agencies. Pero kasi if we would say na they're the most, marami pa ho kasi mga agencies na hindi pa ho natin na thoroughly na-investigate. Samantala, bukas naman nakatakdang maghain ng reklamong paglabag sa ease of doing business sa Office of the Ombudsman ng ARTA laban sa isang provincial governor. Ang naturang local chief executive Anya ay partikular na lumabag sa nararapat na processing time at zero contact policy sa mga business permit. Mula nang mamuno si Belhica sa ARTA, 7 kaso na ang naihain nito laban sa mga kawani at opisyal ng pamahalaan. Bukod dito, target din ng ARTA na magsampa ng reklamo linggo-linggo laban sa mga pasaway na opisyal ng gobyerno. Sa unang paglabag sa ease of doing business, posibleng patawan ng 6 na buwang suspensyon ng isang kawaninang pamahalaan. Subalit sa pangalawang paglabag, pagkatanggal sa pwesto, permanenteng disqualification sa public office, pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon at multang 500,000 hanggang 1 milyong piso ang kakaharaping parusa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacañang.